po, inshallah. Eh, yun po, in regarding on that, yung sa morality na yan, i-ano ko lang po sa mga, para sa mga kababaihan, ano? Sa Islam, makikita talaga ang difference ng babae, ang kahalagahan ng babae, at ang pagpapahalaga ng moral ng babae sa Islam, no? Mako-compare talaga, napakalayo. Kung sasabihin nilang maraming bawal sa Islam, manako-control ang kaligayahan ng kababaihan, hindi nila naiisip, lahat na nakakontrol na yun, yun yung makakabuti para sa kababaihan. No? Pag kinumpir talaga natin, sasabihin nila sa the way of pananamit na lang, napakalaking difference na po. No? At makikita na pag-uugali ng isang kababaihan sa Islam, although sabihin natin, tao lang na, tao yan, nagkakamali. Pero pag ikaw nandoon ang takot mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, God Creator, at naniniwala ka na ang lahat ng gagawin mo ay may kaukulang katapat na ibibigay na ang Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo ng God Creator, matatakot ka, mamaintain mo na ang sarili mo ilalagay mo sa tama. Ang pagsunod mo sa Allah subhanahu wa ta'ala bilang pasasalamat mo sa kanya sa pagiging muslima mo na sinisecure ka niya dahil lahat ng pinagbabawal niya, yun yung makakabuti sa iyo. Diba? At masasabi natin yung moralidad na ibinibigay sa Islam na para sa mga kababaihan, yun ang nagpoprotekta sa habang buhay mo, na habang nandito ka sa mundong ibabaw na ito, dahil punong-puno po ng fitna, anong ng tukso ng pananakit ang mundong itong sila tinatakbuhan ng buhay mo sa araw-araw, sa araw-araw na paggawain at sa nakikita, sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Habang nandito ka sa mundo, ang pagsubok na binibigay sa'yo ay dapat mong paglabanan sa pamamaraan ng pagsunod mo at pag-iwas mo sa mga pinagbabawal at pagsunod mo sa dapat mong makakabuti para sa'yo. Masha Allah. Malinaw po ang tinura ng ating sister. At para sa pagpapatuloy, kayo po ay nakikinig sa ating palatuntunan ang This is Islam. Ito ang Islam, ano? At meron na lamang tayong 13 minuto bago magtapos ang ating programa sa hapong ito. At patuloy po tayo. Nakikita natin, sister, every time na as personal experience sa mga lansangan kung saan sa labas dyan, every time may namimita ko, maraming beses na nasabi sa akin personally, yung mga comment nila na napupunta roon sa gusto ko ang aral, maganda yung kanilang binding, maganda yung pagkakapatiran. Sa ating pananaw bilang moral, sa morality in Islam, paano ba natin mabibigyan ng relationship yung moralidad doon sa brotherhood in Islam and sisterhood? Yes. Inshallah, sino gusto mong discuss? Inshallah. Go ahead, pagtulungan natin sa akin. Mauna na ako sa step nila. Unang-una, talagang number one yung respeto sa isa't isa. Yun yung head ng pakikiptungo sa isang tao. If you respect a person, love will come after that, kindness will come after that. Kasi yung respeto nandoon na lahat eh. Kumbaga, dahil sa nire-respeto mo siya, binibigyan mo ng tamang kalagayan yung karapatan niya sa'yo. Diba? So, talagang sa Islam, isa sa mga itinuturo na matuto tayo rumispeto. In fact, sa respeto natin, ultimo hayop, nire-respeto sa kahalaman eh. Ganun kalaki yung respeto na ibinibigay sa atin na pakitunguhan natin maayos yung ating paligid, yung ating pamilya, ang ating kapatid, at saka yung kahit hayop at saka halaman, binibigyan siya ng respeto. Kasi may bawat, meron siyang karapatan bawat isa. Yes. Yeah. Actually, brother, bago ako doon lumang sa tanong mo kasi magtatapos na tayo. Sabi nga ni Sister Aisha, morality sa lahat ng anggulo ng ating mga buhay. Isa sa pinakamalaking problema na nawawala ngayon ay ang mga kabataan. Para sa ibang relihiyon, ang moral na tao is kapag umibig ka, okay lang na gawin niyo ang lahat ng gusto mo, total, ang boyfriend mo at saka ikaw, mahal ka niya, so you can do whatever you want to do. So sa Islam, ang moral, ang tamang moral is hindi bawal na umibig.
Kasi pag hindi ka umibig na babae, ibig sabihin tomboy ka. Normal. Diba? Tomboy ka. Diba? Pag hindi ka, pag ikaw na palalaki, hindi ka umibig sa babae, bakla ka. Pero tayo, we respect each other. Right? We respect the feeling of everyone. Ganun kakompleto ang Islam. Pwede kang umibig, malaya kang umibig, pero hindi pwedeng saklawan ang kagusto ng Panginoon. Ang gusto niya, pag mahal mo ang isang tao, at mahal ka ng lalaki, nagkakagustuhan kayo, kausapin ng magulang, magpakasal kayo. Tapos, ang problema, hindi ba po boyfriend? Kasi pagdating sa, kapag ang gusto ng tao ang susundin natin, katulad ng ito nito ng West, sige, mag-boyfriend kayo, anak. Sige, walang problema. Ang problema, maraming pwedeng gawin, babae at lalaki yan. Diba? May mga kahinaan ng babae, may kahinaan ng lalaki. So, pag may nangyaring disgrasya, kahit sabi mo pa na hindi nabundi sa babae, paano mo maibabalik ang moralidad mo pagkatapos ka iwanan ng walang kwento ng lalaki? Paano kaya pag nabuntis ka? So, ganun lang yun, Brother Kamay? Diba? Kaya sa Islam, hindi po pwede na yung babae, ahawakan mo yung dulo ng daliri niya na inuuto-uto mo lang pala. Sapagkat ang babae ang pinakamahalagang bagay sa mundo ito. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at dunya o mataon, itong mundong ito ay punong-puno ng kayamanan. O khairu matauha, at ang pinakamalaking bagay o pinakamayamang bagay na makikita mo sa buong mundo ay ang maratong salihan. Ang babae ang pitibong, ang kaisahan ng Diyos sa kanyang puso. At dahil kami ang pinakamahal na bagay, hindi kami pwedeng sakunin sa text, sa Facebook, sa Twitter. O di kayo ng I love you. Kung mahal mo ang isang babae Muslim pasalan, di ba? Hindi kami pwedeng pang utu-utu lang. Ganun pa man, ito yung kautusan ng Islam. Sinasaklawan niya ang nararamdaman ng mga tao pero dapat ilagay sa tama. Magpakasal, hindi mag-boyfriend. Di ba? Ngayon, kapatid, kung sa palagay natin gagawin ng mga tao ang kautusan ng Islam, sa palagay mo ba may makikita ka pang babaeng umiiyak dyan? May mga magulang pa ba na nagwawala kasi iniwanan ng walang kwentang lalaki ang kanyang anak? Wala, right? Pero bakit ka umiiyak, mami? Pero yung relation mo, pinapahintulutan niya na maging immoral lang anak mo. Dahil ginagawa ng lahat ng tao, okay lang na gawin mo. No, this is not Islam. Ang Islam, ang Panginoon lang ang magsasabi ng tama, kung ano yung tamang moral, at ang Panginoon lang ang magsasabi kung ano yung immoral. And this is the immorality in Islam, to go beyond the law of God. At kapag ito ay sinunod mo, kapayapaan na mapapasapusin mo. Ikaw na umiibig, hindi ka lulukoy ng lalaki. Ikaw na babae, kung magiging mabuti ka sa magulang mo, according to the way, will of God, you can be the happiest children on earth. Ikaw na asawa, kung magiging mabuti ka sa asawa mo, hindi dahil natatakot kang iwan ng kanya, makakaramdam ka ng kapayapaan. Ikaw na Muslim, kung sumasamba ka at sumusunod sa kautusan na nag-iisang Panginoon, you can be the happiest woman on earth. And this is Islam. Ngayon, pagdating sa kapatiran, ito kapatid ang pinagmamalaki natin. Pag sinabi mo Muslim, iisa ang hininga. Dahil iisa lang ang tumitibok sa ating mga puso. We are created only to love God and to love each other for the sake of God. That's all. Masha Allah, Masha Allah. Napakaganda po ng tinuro ng ating kapatid, Sister Salima. Meron kang additional lang po. Inshallah po, additional lang po on that. Yung sinasabi ng kapatiran, ano? Ito yung sinasabing hindi porket sa dugo, no? Mas matindi pa po kapag ang sa Islam po, ang katuruan sa Islam, kapag tinatawag na kapatiran, kaya kang ipagtanggol. Yung totoong galing sa puso ang pagmamahal, no? Na sinasabing hindi dahil sa kadugo ka, pwedeng mangyari kahit hindi mo siya kadugo, pero pag sinabing sisterhood, at nandoon ang takot sa grupo na yan, nandoon ang takot nila sa Allah subhanahu wa ta'ala, manapapanatili nila ang pagmamahal, unang-una, at ang pagiging totoo nila sa tinatawag na kapatiran na yan. Kung nandoon yung takot at ang knowledge na ay laging ina-apply sa sarili, yung kaalaman dahil sa pagsasaliksik at wala po tayong katapusang pagsasaliksik para i-apply natin sa pamumuhay natin, ang kikipagkapatiran po na yan ay mananatili alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa God Creator. Ang pagmamahal na yan ay hanggang mula dito sa mundo at sa kabilang buhay po. Yun po ang kapatiran sa agama Islam, sa reliyong Islam. Kaya po ang Islam ay flexible sa lahat at ang tamang daan na para patungo sa ikabubuti ng buhay at pagharap sa God Creator. Mashallah. Mashallah. In short, yung kapatiran sa Islam, isa rin ito sa mga malawak na paksa na dapat natin pag-usapan. Yes, ano? So po, napakalaki po talaga. Kasi ang pundasyon ng kapatiran sa Islam ay hindi ito bugso lamang na sabi ng isang malaking tao or
sabi ng isang malaking organisasyon, halimbawa yes. United Nations, yes. Patakaran ng kapatiran, or let's say, meron tayong nakikita sa lipunan, yung mga fraternities, ha, yung mga sororities, kapatiran yan eh. Pero yung kapatiran, they run short of the real essence and the real purpose of brotherhood and sisterhood. But in Islam, bakit ang pundasyon matatag? Dahil ito may isang ayah na gusto kong basahin ngayon. May sinabi ang Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng Quran. Sabi niya sa kabanatang 8, verse 63, chapter 8, verse 63, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَعَلَّ فَبَيْنَ قُلُوبِهِمْ. Ibig sabihin nito, at ang Allah ang siyang nagbigkis ng kanilang mga puso. Sino yung kanila? Yung mga magkakapatira na nananampalataya sa Allah. Sino yung mga Muslim? So hindi ito ginawa ng presidente ng isang bansa na pag-isahin ang kanilang puso. Pag-usang Allah, yun ang malalim na pundasyon kung bakit mahalaga ang kapatiran. At sinabi dinugtungan ng Allah, لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. At sabi ng Allah, kahit na gastahin nyo ang lahat ng mga bagay-bagay sa buong mundo na ito na gawin pagkaisahin ang kanilang mga puso, hindi nyo magagawa. Sabi ng Allah, dinugtungan niya, walakin, ha? Sabi niya, walakin na Allah, allafa bayna kulubihim, allafa baynahum, innahu azizun hakim. Subalit, sabi ng Allah, subalit, kayang-kaya ng Allah at kayang-kaya niya na pag-isahin ang puso ng mga mananampalataya. Yan yung magkakapatiran. Because dito sa mundo, magkapatid na sila. And then sa kabilang buhay, ay ilalaj sila ng Allah, gagawan sila ng paraiso, gagawan sila ng tirahan, na doon sila maninirahan sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang paraiso na kung saan sila ay magharap-harap at ang kanilang salita ay puro kapayapaan. Peace. Ha? At alam natin sa araw ng Islam, may daraja, may mga layers of paradise at ito ay tirahan ng lahat ng mga mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Well, meron na lamang tayo 3 minuto. Last words para sa ating mga listeners at mga viewers, inshallah. So, mag-a-announce na lang ako at magpapasalamat sa lahat na tagapakinig natin ngayon at saka yung mga nagla-like sa Facebook. Assalamualaikum, mga sister ko. Of course, nais namin kayong imbitahan sa February 26. Ito po ay sa Cuneta Astrodome, ang First Philippine Islamic Convention for Women. So muli, babalik kami para muling paalalahanan kayo para dito sa aming malaking convention na gaganapin sa Cuneta Astrodome. Jazakallahu khairan. MashaAllah. So yan ang ating biggest women gathering, inshallah, sa February 26. Okay, Sister Salima. Yeah, okay. Maraming salamat po sa pag-imbita mula sa RDC. Thank you very much. At alam niyo po, to end with po, no? Alam niyo po ba kung bakit ang society ay punong-puno ng kadiliman, watak-watak ang pamilya, hindi mo na malaman kung ano yung patutunguhan ng bawat isa, ay dahil sa pagbaba ng moralidad ng mga tao. At dahil dito, napakalaki ng divorce, napakadami ng, hiwalayan dito sa Pilipinas. And to tell you the truth, Brother Kamal, yung anak ko, nag-aral sila sa University of the East. Nilanong ng teacher nila, yung buong klase na 40 students, sino sa inyo ang buo pa ang pamilya? Tapos alam niyo po kung sino? Aapat lang sila na buo ang pamilya. Yung 36, lahat hiwalay, single mom, illegitimate child. At alam niyo po ba kung sino yung apat na yan? Lahat po sila yung mga Muslim. Bakit po kahit po pwede ang divorce sa Islam, matin na rin po ito yung topic. Pero napanatili natin ang buong ang pamilya, pero po pwede mag-iwaywala ang pamilya dahil po sa napakataas na standard ng bawat Muslim pagdating sa marami. Maraming salamat po. Quick, Sister Aisha, inshallah. Ano po? Yun po, yung sinasabi po regarding po doon sa aking ang dudugtong ko po ay ang regarding po sa aming invitasyon ng AFUWA po, ang Al-Fatihat United Women Association. Yan po ay ini-unite po ang lahat ng grupo ng kababaihan dito sa Manila at sa iba pang lugar bilang kahit ano pa mang tribu siya, ang pinag-usapan dito, yung unity ng bawat isa, no? Bilang kababaihan, bilang obligasyon natin bilang Muslim
ha, ng babae at lahat-lahat na po regarding sa lahat ng kababaihan. Dito po itatackle namin po para man lang pa maibahagi namin kung ano man po ang tinatawag na struggle. Inshallah po, magkita-kita po tayo muli. Inshallah at jazakumullahu khair for the day na binigay po ng pagkakataon na to sa amin po. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam, maraming salamat mga sisters. At muli po sa ating programa, This is Islam, tayo po ay naganyay muli na makinig sa susunod na Biyernes, inshallah, the same time date po natin yan, inshallah. Ako pa rin po ang inyong lingkod, ang inyong kaibigan sa Impapawid, Kamar bin Yaqub Sadullah, wa ilalika wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.